Biyahe ngayong gabi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungong Belgium para dumalo sa ASEAN-European Union Commemorative Summit. Inaasahan ding makikipagpulong ang Pangulo sa business community at mga korporasyon na nagbabalak palaguin ang kanilang negosyo dito sa Pilipinas. Kumuha tayo ng update sa ating kasamang si Alan Francisco live. Mela Daniel, naka-standby na kaming media rito sa Villamor Air Base sa Pasay City para sa inaasahang departure ceremony ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magutungo kasi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong gabi sa Belgium. Dadalo siya sa ASEAN-EU Commemorative Summit sa Brussels, Belgium. Mula December 12 hanggang December 14, mananatili sa Belgium ang presidente. So pagkarating mamaya rito ni Pangulong Marcos, Mela Daniel, ay magbibigay siya ng statement bago sumakay ng eroplano. 10 bilateral meetings ang dadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN-European Union Commemorative Summit sa Belgium. Sa naunang pahayag ng Department of Foreign Affairs, kabilang dito ang Belgium, Estonia, Czech Republic, Spain, Denmark, Germany, Poland, Finland, Netherlands at European Union. This is very important for the Philippines and for the President because the Philippines is currently the country coordinator of ASEAN in its relations with the European Union. For 2 more years, we will be the country coordinator. So we were instrumental, of course, in cooperation with the European Union and the other members of ASEAN in preparing for this summit. Makikipagpulong din si Pangulong Marcos sa business community at dadalo sa business roundtable kasamang European corporations. Inaasahang ilalahad ng Pangulo ang trade and investment policies ng bansa para makahikayat pa ng investors. May meeting din siya kasama mga korporasyon na inaasahang pag-umula ng investment at maraming trabaho para sa mga Pilipino, partikular sa sektor ng manufacturing, maritime, renewable energy at logistics. Ilalatag din ng Pangulo ang mga prioridad ng gobyerno para sa post-pandemic economic recovery sa usapin ng enerhiya at food security, maritime security, digital economy at climate change. Kasama rin sa matatalakay sa summit ang patungkol sa training and education ng Filipino seafarers. Inaasang pag-uusapan din sa ASEAN-EU summit ang issue sa South China Sea at gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. We hope that at the end of the summit, there will be an adoption of the ASEAN-EU Leaders Declaration. And among the deliverables would also be the program of action on ASEAN-EU comprehensive cooperation for the next 5 years. Ang Pangulo ay lalahok din sa CEO Suite Luncheon for the EU-ASEAN Business Summit at 10th ASEAN-EU Business Summit kung saan inaasahan siyang magsasalita. May ikipagkita rin ang Pangulong Marcos sa Filipino community sa Belgium at sa kanilang populasyon doon sa mga Pilipino, no, ay umaabot ito ng mahigit sa 5,600 yung mga Pilipinong nainirahan at taga-trabaho sa naturang bansa. Mela, Kenya. Maraming salamat, Alan Francisco.